Kamusta mga kabibib? Alam nyo ba na pwede agad malaman kung ang isang driver ay marunong, eksperyensado at masasabi nating responsable sa unang pagpasok pa lang niya ng sasakyan? Lalo na kung first time pa lang niya itong gagamitin. Yan ay kapag nakita mo na inaayos niya agad yung upuan at mga salamin. Actually, sa practical driving test ng LTO or actual driving exam, kapag hindi nakita ng examiner na hindi mo in-adjust ang upuan at mga salamin, 10 points po agad ang pwedeng ibawas sa inon. Malaking bagay po yon kasi para makapasa ka, kailangan mo ng at least 70 points. Kaya ito man ay napaka-basic or napaka-simpleng bagay, pagdating sa driving, yan po ay napaka-importante. Kasi hindi lang po yan para sa safety, kundi para maging komportable din ang driver sa pagdadrive. Dahil kapag nasa tamang posisyon ka, bukod sa maganda ang magiging vision mo, hindi ka rin madaling mangangawit at hindi ka rin madaling mapapagod. At yan po ang ituturo ko sa video na to. Kaya naman, simulan na agad natin to. Okay, sa pag-aayos, lagi po ninyong uunahin ang upuan. Kasi pag salamin agad ang inayos ninyo, siguradong babalikan nyo ulit yan kapag inayos nyo na yung upuan. Kaya lagi ninyong uunahin ang upuan. Okay, so mabilis lang po ito. Ang kailangan nilang tandaan ay naaabot ninyo ng komportable ang manibela at mga pedals ng naka-straight body lang. Hindi na kailangan yumuko or ito-stretch ang binti ninyo. Para i-adjust ang upuan, meron po itong switch sa may gilid para po yan sa inyong likuran. Iangat nyo lang po yan, huwag nyong bibitawan. Then kapag nasa comfortable position na kayo, pwede nyo na pong bitawan yung switch para mag-lock. Para mai-forward naman or mai-atras ang upuan, meron pong bakal sa may bandang baba. Bali, angat nyo lang din po yon. Habang nakaangat, saka po kayo umatras or umabante. Pwede po ninyong hawakan ang manibela para mas madali kayong makapag-adjust. Okay, so pag-abot na po ng pulso ninyo ang manibela at abot na ng kanang paan ninyo yung mga pedals na komportable nang hindi sobrang ini-stretch ang binte, meaning nasa tawang position na kayo niyan. Tandaan po natin na dalawa lang ang pedal sa automatic transmission, kaya kanang paa lang po ang gagamitin para mas safe at mas madaling mag-switch. Kasi kung papansinin ninyo, maiksi lang po ang distansya ng brake at gas pedal. Kaya kapag parehong paa ang gagamitin, bukod sa unstable ang magiging posisyon ninyo at uncomfortable, possible din na magkakatamaan lagi yung dalawang paa. Kaya hindi po talaga yan recommended. Kaya ang kalawang paa po ninyo ay dapat nakarelax lang sa gilid. Moral supporter muna siya ng kanang paa ninyo. Okay, next naman po ay ang mga salamin. Pinaka-the best po, habang nakasandal kayo at naka-straight body, ganito po ang makikita ninyo sa magkabilang side mirrors. Bali, nakikita slightly yung gilid ng inyong sasakyan. At sa rear mirror naman, nakikita ninyo ng buo ang likurang windshield. Ang pinaka-purpose po niyan ay para ulo at mata lang ang gumagana kapag kayo ay titingin ng mga salamin. Hindi na kailangang igalaw pa ang inyong katawan. Para may adjust po ang side mirrors, kadalasan meron pong adjustment niyan sa loob ng sasakyan. Ganito po ang itsura. Ito yung pagtaas, pagkaliwa, pagbaba, at pagkanan. Kapag yung kabilang side mirror naman, lipat mo lang to, then saka mo naman i-adjust. Pero kung wala kayong ganito, no choice kundi magmano-mano. Sa rear mirror naman, yan talaga is kailangan mano-mano ang gagawing adjustment. Matibay po yan, kaya wag po kayong matakot na galaw-galawin yan. Okay, so ganyan lang po yan kasimple, pero napaka-importante pagdating sa driving. Additional tips na lang po, meron po nabibili na mga accessories na pwedeng makatulong or mag-enhance ng vision or visibility ninyo, kagaya po na makikita sa side mirror ko.
mas lumalawak kasi niyan yung field of vision ko. Kasi kahit malaki ang side mirrors ng mga 4 wheels, meron pa din po yung blind spots. Pero kung tinginin nyo, mas makakagulo to kasi syempre dagdag salamin yan, mas marami, mas nakakalito. So mag-stick na lang po tayo sa default side mirrors natin. Sa rear mirror naman, pwede po yan palitan or patungan ng mas malaki or mas mahaba para mas kitang-kita ninyo hindi lang ang windshield sa likuran, kundi pati ang inyong pasahero. Sa upuan naman po, kung medyo maliit kayo, kagaya ko, pwede po kayong maglagay ng flat na unan or anything na mapapataas sa inyo. Kasi syempre, pag mas mataas ka, mas lumalaki or lumalawak din ang vision mo sa harapan. Pero may mga ibang sasakyan na may adjustment din yung height ng kanilang driver seat. Check nyo po yung sa inyo, baka meron. Okay, so ito na po muna sa ngayon. Sana may tutulungan kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to. At i-follow na rin ako sa FB page ko. Kita-kita po ulit tayo sa next driving lesson mga kabib. Magabang lang at mag-subscribe.